Guys, ang ilog na ito ay matatagpuan sa bayan ng San Mariano, Isabela, isa sa mga tributaries ng Cagayan River. Ang Cagayan River, guys, ay isa sa pinakamahabang river sa ating bansa. Tara guys, samahan niyo ako sa araw na ito. Good day, kahapi! Welcome back muli sa aking channel. Guys, nandito tayo sa lugar kung saan dito kami lumaki. Eto guys, dati nung bata kami, hindi ito bukid. Ano lang to, plain siya na may mga damo, may mga puno. Kung saan dito kami naglalaro ng volleyball, patintero, at kung ano-ano pa. Sa pagdaan ng mga panahon guys, nag-iiba ang anyo ng lugar na ito. Dala na rin guys ng ilog na ito. Kasi guys, ang ilog na ito ay lumalaki or tumataas tuwing may malakas na ulan sa aming lugar. Tara kahapi, baba tayo. Samahan nyo ako sa araw na ito at tignan natin guys ang lugar na ito, ang ilog na ito. Kung ano ba yung mga pagbabago. Sabi ko nga guys, nagbabago talaga ang tubig nito sa mga nagdaang panahon. Dala nga guys ng ano, yung pagbaha. Ayan guys oh. Alam nyo ba guys, dati ito napakaganda. Bato, buhangin, mga talahib, bayabas, at kung ano-ano pa. Ayan guys, ang ganda niya, ang linis niya. Tapos guys, dito sa bandang ito guys, alam nyo ba, ekta-ektaryang lupa dati ang nandyan. Taniman ng mais, mani, pakwan, at ang lupa dyan guys ay malambot, buhangin na may lupa, kaya napaka-suitable siya sa pagtatanim ng mani. Pero ngayon guys, wala na yung mga lupa dyan. So ang dami talagang nawalan ng lupa. Isa dyan guys, ang aking tito, asawa ng aking tita na kapatid ng aking ama. May lupa siya dati. Banda rito guys sa likod ko. Isa din ang lugar nito guys kung saan dinarayo ng mga pamilya tuwing mahal na araw. Kasi guys, dito nagpipiknik, napakaraming mga pamilya, group of friends, families, na nagdaraos ng picnic dito tuwing mahal na araw. So ayan guys. So parang bagong lugar siya sa akin. Kasi hindi nga ganito siya nung mga bata pa ako, by 90s, mga ganun. Pero di nagbabago ang kanyang ganda. So nandito tayo guys sa may bandang baba. May mga bangka rito kung saan ito yung ginagamit ng mga fishermen sa pangingisda. Ginagamit din ito guys as transportation kung saan pumupunta sila sa ibang lugar. So masarap din mamangka rito guys, lalo na pag ganitong panahon. Tahimik yung ilog. Ayan guys, dati namamangka rin kami rito. Tapos guys, itong mga bato na ito ay malayo dati dyan sa mga bangin. Kasi nga sabi ko dati guys, ibang anyo ito dati. Ngayon, iba na naman. So ayan guys, meron din ditong paliguan. I mean, marami ding naliligo rito, maraming naglalaba at kung ano-ano pa. Pero sadyang naninibago ako guys kasi hindi nga siya ganito dati. Tuwing bumabagyo, tuwing bumabaha, umuulan, guys, naaanod yung mga bato, buhangin. Yun yung reason kung saan nagbabago ang anyo ng lugar na ito. At yun din yung reason kung saan wala yung mga ekta-ektaryang lupa rito. So ayan guys, ang sarap mamangka rito. Yung sasakay ka lang sa bangka tapos magsasagwan ka, punta ka sa gitna. Tapos magmuni-muni. Ayan, nakaka-relax guys. Pero talagang sadyang naninibago ako kasi kakaiba yung itsura ng ilog na ito para sa akin. Dekada din kasi guys na hindi ako napunta sa lugar na ito. Tapos ayan, dati yung mga kabahayan dito, may mga bahay talaga guys. May mga tanimang palay, mais, at mani. Lahat ng lugar na yan guys kung saan yung picture na naiwan sa aking isipan ay nawala na guys. So ayan. So ano pa nga ba gagawin natin? Basta manghang mangha ako sa lugar nito. Napakaganda guys ng lugar na ito. Ayan, ang sarap mag muni-muni sa lugar na ito. Madaming pangyayari at istorya na saksihan ang ilog nito sa lugar na ito guys. At sa mga iba pang lugar, kasi guys, ang ilog nito ay mahaba. Hindi lang dito sa aming bayan, kundi
makikita din guys ang kahabaan nito sa mga iba pang bayan. Ayan guys, napaka-relaxing, napaka-refreshing at nakaka-enjoy yung ganda ng ilog nito. Sa kabila ng kanyang pagbabago, yung picture guys na nasa aking isipan ay magandang maganda. Pero yung ginawa niyang pagbabago ngayon guys ay maganda pa rin. So ayan guys, nakakatuwa lang, nakakapanibago talaga kasi antagal kong hindi nakapunta sa lugar na ito. So ayan guys, maraming salamat.